Well, may question mark pa dyan, Julius, kasi parang nag-file ata si Sarah para sa mag-re-elect sa mayor. But, you know, many things can still happen between now and October 8, so we'll see. Kasi natandaan nyo, Pia Julius, na parang si Duterte nag-file din ata siya noon for mayor, di ba? Hindi ko masyadong matandaan yun eh. So, parang, oo. Oo. Sobrang daming ingay ngayon eh. So mabuti nga, naaayos nyo pa yung paglalahad ninyo sa rami ng mga nangyayari ngayon. And on a weekend, no? So mabuti na lang na meron kayong teleradyo dahil ang daming nangyari magmula kahapon at halos na puyat ako kagabi sa dami ng mga interviews. Professor, ano yung basis ninyo? Bakit simula pa lang talagang alam nyo nang hindi tutuloy si Pangulong Duterte? Well, for one, Julius, kasi halos magkapareho kami ng age eh. 75 ako, 76 siya. At nakita mo na siya, nakita mo, mahina na siyang maglakad. Tapos pati yung cadence ng kanyang pagsasalita, mabagal na rin. Plus in-admit din niya that he's suffering from some major, severe headaches and like that. And 10,000 times na niyang sinabi, napagod na siya. Okay, in-adapt ko lang actually itong mga variables na nakikita ko over 6 years eh. And then, he is a lawyer. Alam naman niyang clearly violative of the Constitution na mag-run siya for vice president. He is just a breath away from the presidency and he would have violated the one-term president rule. Alam na niya yan. So, you know, in-adapt ko itong mga variables na yun. Ang sabi ko, more likely, ito talaga ay hindi mag-run for vice president. So that was the basis of my consistent position that he will not run. But yung sa retirement siguro niya, parang pinsan na lang niya nang he will not run because, you know, what else can he do? You know, kami, ang isang paan namin ay nasa libingan na. So, you know, we'll just wait to die. So kung health ang pag-uusapan, Professor, naniniwala na ho kayo doon sa kanyang sinabi na magre-retire na siya sa politics? Yeah, I think so. But he will continue be on the sidelines. Huwag niyo naman kami ipampastol na lang dyan sa ano, tabi-tabi, no? Because ang dami-rami naming mga accumulated experience at alam na namin yung mga lubak-lubak dyan. So sabihin namin, oh, Julius, Pia, ha? May lubak dyan. Ay, bakit pag hindi ka nakinig, eh, di malulubak ka. So I think that is the worth of older people like us kasi medyo makinig naman kayo sa amin ng konti because we have been there. No? Siguro yun ang magiging giya namin sa inyong mga kabataan. Mm-hmm. Pero ma'am, yung nangyari kahapon, ano yung tingin nyo kung bakit naging ganun yung desisyon ni Pangulong Duterte na to announce his retirement from politics? Sa palagay ninyo, na talagang malaking factor yung survey talking about the constitutionality ng kanyang pagtakbo bilang vice president? While it is true that he was leaning or he mentioned something about the survey, I think it is more he's being a lawyer and maybe his advisors telling him that there is really a swelling view among the public that he should not run. That natapos na yung kanyang, matatapos na yung political tenure niya in so many days. And, you know, why cling to that position by being a vice president? And he knows that it will not protect him from the ICC accusation. So I'm sure matalino naman siya eh. So but hindi niya inad yung added yung pluses and minuses na at he will come out with a plus, which is really to end his political life on June 30, 2022. Now, why he announced it yesterday? Siguro parang ginawa niyang pinsan siya concomitant with the announcement of Bongo. I mean, that one by Bongo is really something, a surprise. But, you know, not really a surprise. Baka we might be surprised by more other things for the next few days until October 8. Mm-hmm. Pero ano po ang mga scenario na nakikita niyo, ma'am? Until the end of the substitution period sa November, nakikita nyo ba talaga na totoo yung sinasabi ni Pangulo? Kasi we've been there eh. Kasi noong 2015, ganyan din yung kanyang naging announcement that he will retire from politics. Pagkatapos yun eh, nag-substitute siya for president. So ano kanyang nakikita nyo dyan? Anong basa nyo dyan, ma'am? I think we will pivot away from Duterte. We will now pivot towards Sara Duterte. Parang he practically moved himself away from the political scenario. And it just as well, no?
So bigyan naman niya ng daan ang mga kabataan na tulad niyo. This is your time. I mean, matignan mo yung 64 million na qualified voters, pero tinignan mo ang profile niya. More than 70% are you people. You can practically change the face of our politics. So we're really pivoting away from Duterte and pivoting towards a younger member who is Sara Duterte. And more likely, I think Sara may be cajoled by, you know, yesterday I passed by SLEX and other major roads. Sus Mariosep, ang lalaki ng mga, ano pa tawag doon? Billboards. No, para sabi ko, Diyos kumiyo. Campaign period na ba? Isip ko pa, Julius February, di ba? Pero mukhang hindi ata. Sus Mariosep, so I don't know. I mean, I'm not an insider. So more likely, because I'm an observer of politics, more likely, Sara Duterte will be cajoled to change her mind. And she has until, oh, I don't know whether she has until November 15. Kasi hindi siya member ng political party. As far as I know, Julius, dapat member ka ng political party to enable the substitution. Well, I don't know. There are election lawyers whom you can ask in regard to that. Pero pwede naman sigurong gawa ng paraan yun, Professor. So mangyayari dito sa nakikita niyo, parang history will repeat itself in so far as the Dutertes are concerned, no? Parang si Pangulong Duterte din noon, sabi niyo nga nag-file muna na sa pagka-mayor and then na tumakbo bilang presidente. Parang ganito ang mangyayari kay Sara. Yes, but to be fair to both, no? I think it was not a case of hele-hele bago kiere, because you know, to run for chief executive, ako nga nagtataka, no, Pia Julius, bakit kaya ako gusto maging presidente? Katakot ang problema, you know? So it's not anything like, it's not a simple decision. That's the reason why it is really good that people who are thinking about it are thinking very hard about the risk involved, the kinds of accountabilities and responsibilities, and that is good, I think. That they won't just, you know, immediately make a decision and shoot off their mouths and just declare anything. So siguro plus sa akin yun, actually. What about the possibility, Professor, of a Bongbong Marcos, Bongbongo, a Bongo tandem? Nakikita niyo ba yun? Less likely. I don't know. I'm just, you know, flashing things in my mind. Less likely. More likely would be a Sara Duterte Marcos tandem, mainly because they're looking at the numbers. But you know, tayo kasi nangopya na naman tayo sa Amerika. We don't vote naman in tandem. And it doesn't matter. Hindi ba we vote for, you know, X person for president and Y person for vice president. And kanina pinapakinggan ko yung inyong mga news items. You can really see na so broken ang political party system natin that kanya ang gulo-gulo nito eh. If we were in a parliamentary system, which is party government, these kinds of dynamics will not happen in our midst. And that's the reason why I like the fact that there are at least 4 candidates who are young, because they are more likely not to have calcified brains. You know, dito tulad namin na mahirap na kaming baguhin. That they are more open, and I hope they will be more open to constitutional reforms. Otherwise, it will be more of the same thing. So, ibig mong sabihin, Professor, kung sakaling tatakbo si Bongbong Marcos bilang VP, saan lulugar doon si Bongo? Ano yan? Atras siya? No, di maglabo-labo sila, di masaya. Ayaw mo nun. Marami kang pagpipilian. We'll see. Pero ma'am, itong pag-file ni Mayor Sara for candidacy ulit for Davao Mayor, ano nakikita mong strategy dito? And what could persuade her to run for president? Or do you think na yun talaga yung strategiya niya in the final run? I have not met any of these candidates except Panfilo Lacson when I was at defense. But the kinds of things that I read about Sara Duterte, I like it. She is her own person. Na-notice mo, mabagal magsalita. Hindi yung, you know, she just shoot off her mouth. And she's a very deliberate person. And I like that. A lot of things will really help her change her mind. And one of the things is when she sees that she has a fighting chance to be the president. I think
you know, that is the, you know, if you're looking at 10 variables, I think that will be number one. And then number two would be, like, I hope whatever minuses we see in the Duterte administration, hindi walang contagion, hindi mag-migrate sa kanya. And I hope not, because, you know, iba yung personality niya eh. And in fact, I think she has more fire in her belly compared to the other Duterte. And she's very young. I think she's only parang 40-something lang siya. No? And yeah, I like what she's doing. I like what she's articulating. Every time I lecture in Davao, Julius Pia, alam mo ako, nag-i-interview ko palagi niyan sa restaurant, mga taxi driver ko. I have not heard any bad thing about her. Ano? And her local executive experience, I think, is very, very important. I'm sure you've heard of that book, If Mayors Rule the World. They really scale up, eh. You know, they're dealing with crime, air pollution, water, electricity, etc. You scale up mo lang yan, and we will just have to depend on their capabilities to meet with this scaled up, kasi from local, ina-national mo siya eh. No? So mayors are really the best persons to buy for national positions. So, sino yung mga mayors dyan? Diba si Sco Moreno? Sino pa? Yung, ano, of course, Sara Duterte. Sino pa ba dun sa mga anim na yon? Bongbong Marcos had been governor, diba? If at all, he will gun for the presidency. It is very important that we have people shooting for the national positions who have political experience. Hindi mo po pwedeng galing lang siya sa Kawayan para siyang si maganda at si malakas. Ah, bigla na lang siya naging president at national press or vice president because somebody died. No? So let's not do that anymore. Oh, wag na natin gawin yan. So that's why, again, babalik ako, Julius, dun sa broken political party system. If you have a firm political party system with integrity, pipiliin mo sa loob ng political party at hindi ka parang mushroom na before election, bigla ka na lang, ano, after election, nawala ka na naman. No, political parties have lives of their own. In some countries nga, alam mo ba, salary deduction pa nga yung membership mo dyan because they are a regular organization, no? And for as long as we have all of them just all over the place, then this is the kind of dynamics that we're going to see. That's why, again, me personally, because we've been doing this political education for the past 30 years, talagang kailangan tayo mag-shift sa party government, which is parliamentary system. And we will see a sea change in the way our political parties will behave. Alam mo yung mga promesa nitong mga mag-isang tao na to? Palagayin mo ba magagawa nila yun, Pia Julius? E 300 ang ano, a lower chamber. 24 ang upper chamber. Ba't ka nagpo-promesa mag-isa ka? Wala kang magagawa, mag-isa ka lang eh. Diba? You have to have the political party behind you. Natandaan nyo ba si Tony Blair, yung sa Labour, New Labour Party ng UK? Palagay mo ba naging Prime Minister agad yan, Julius? No! Binasa ko yung ano niyan eh, biography niyan. 16 years old pa lang siya, nagpasok na siya sa Labour Party. Hinubog yan ng Labour Party until he became Premier. It's not somebody, I mean, tignan mo yung pumalit kay Suga sa Japan. He's a foreign minister, si Fumio, di ba? Hindi lang siya pinulat niya na nagtitinda siya ng taho at, oh, ikaw ha, prime minister ka na. Within the party, di ba? Nakita mo, within the party because they still control the majority, pinalitan lang ni Fumio si Suga. You see that? Professor, power? Opo, kung pupunta naman tayo sa opposition, anong fearless forecast mo? Mabaga, dahil maganda naman po record yun sa mga fearless forecast. Eh. Si, hindi ako si Madam Auring, ha? yun lang. Naman po. Yung VP, si VP Lenny po ba, tingin nyo, tutuloy po yan sa pagka-presidente? I think she's taken so much time, by the way, making a decision, maybe because of the responsibilities and the risks involved. And I'm sure she doesn't want to run to lose. So everybody else, for that matter, no? So, first of all, wag na natin gamitin yung word na united, ha? Dahil nakakayamot na yan. Because, you know, wala namang empirical reference yan, eh. Hindi na, wala niyang mag-i-slide down, by the way. Lahat na yan, nakalahad na yung kanina mga supporters, campaign strategy, da-da-da. Walang aatras dyan. So, I don't know, di magkakaroon, paano yan, Julius Pia? Siguro anim sila, anim pito. I don't know, who will buy for the
Eh kung isa lang ang ano, ang kalaban, for example, si Sara lang ang kalaban. Ano ang chances nito? Eh ang dami-dami mga lalaban sa opposition. Well, we always know yung equity of the incumbent, di ba? Our memory is clearer for those things which had been done and built yung mas malapit sa tempo natin. And therefore, hindi natin maiisip yung, let us say, 6 years ago, ano ba yung ginawa nitong mga tao na to? So may equity of the incumbent. Plus the incumbent has the government resources, really, that they can use. Huwag na natin sabihin hindi nila gagamitin yan dahil kalokohan yan. Okay. So what they will do, buti na lang, plurality ang ating pina-follow sa ating electoral system. So kung sino yung pinakamakakuha ng pinakamaraming ano, boto sa anong pangalan nila sa May 9, de panalo siya. And by the way, let us not lean on the number of likes and ano nyo ha, yung mga nagla-like sa inyong mga Facebook. Followers. Because, kasi followers nyo, yung mga iba nga dyan, hindi nga yan human bodies or warm bodies, di ba? And it doesn't necessarily mean na porke yan, you have millions. In fact, for all you know, hindi yan nakaregister. Kung nakaregister, nagtamad sa May 9. Hindi ba ang daming variables? So many moving parts. So let us not lean on that. This is my guidance as an elderly to those who are leaning on millions of their followers. No, it doesn't immediately translate to votes. Pero yun so nga, there's no ano, there's yeah. no such thing, Professor, as yun nga, sabi mo, wag na nating sabihin united. Ano? Kasi nga, parang sinasabi nung kabila, mga opposition candidates sila, so hindi pwedeng sabihin na pag pinagsama-sama yung boto na yun, mas malakas yun against an administration candidate. Yeah. The numbers will not add up. Miska sabihin mo for the sake of discussion, Julius, na mag-ano sila, magsama-sama sila, I doubt very much. No? For one, it's not even ano, likely. What I want to hear really is, I want to hear these so-called opposition candidates propose an alternative to how we deal with health, education, and climate change. Huwag nilang dapaan na pa yung ibang mga issue areas. Yan tatlo na lang pakailaman nila because these are really so central to our lives. Have you heard anyone talk about climate change, Pia? Hello? Eh, ito nalulunod ng lahat ng coastal areas natin. Wala nagsasalita tungkol sa climate change. Diba? Wow. Pero itong katagalan ni VP Leni to announce whether or not she will run, ma'am, how is it hurting her chances to win in the 2022 elections? You know, I teach a graduate course on elites in politics. Anyone who takes that so much time to make a decision, if this were a leader in a crisis situation, wala na, talo na. But, you know, let's give her some leeway. As I said, she is, you know, looking at the race, accountability, not wanting to lose. So let's give her time. But, you know, in my books, anyone who muddles through in this kind of decision making, she does not earn points with me. I'm sorry. No, and I'm looking at, you know, general decision making in general. Kasi pag decisiveness, it's very, very important sa akin. Eh. Sa elite, yun, sa leadership studies, no, decisiveness is very important. To your young people, Julius and Pia, of course, I'm sure you've heard of the Cuban Missile Crisis. Palagay mo ba kung si John Kennedy ay ano, hindi decisive, buhay pa tayo? Siyempre patay na tayo lahat. A nuclear war would have happened. But it was his decisiveness that really turned, that talagang nakipagtitigan siya kay Nikita Khrushchev. That's very, very important. And siguro a second point, you know, may pattern ng decision making natin. Do you agree, Julius Pia? May pattern yan. Kunyari, kung ikaw ang tagal-tagal mong mag-decide, kamukha nung anak ko, naiinis ako dyan kasama sa shopping kasi ang tagal-tagal mag-decide kung ano. Yung and that, alam mo, pattern ng decision-making na niya. Tingnan, minumura ko yan. Pero ako, ha, makakita ako ng damit. Hala, sige, bayad. Dika, bibit-biting ko na yan sa cashier. Because wait, pero si ano, ha? Si Pangulo Duterte, di ba ang tagal din niya mag-desisyon bago siya tumakbong presidente? Ah, yeah. Pero yun nga, ang sinasabi ko nga, pattern yan, Julius, eh. Hindi ka pwedeng nagla-large ka from one pattern of quick decision making and one pattern na pinsan mo yung ano, turtle. Pattern yan eh. Especially kung ganyan kami, ganito ng age namin na 75, 76. Hindi na kami magbabago, by the way. So, this is not to denigrate Leni Robredo.
this is same. I don't know her. I have not met her. But the fact that she's taking so much time, you know, the lack of decisiveness is to me a minus. So we'll see. No, siguro before December, October 8, ay magde-decide naman siya because she has the isang bayan behind her, pushing her. And that's something positive, by the way. All right, thank you so much, Professor Carlos. Abangan na lang natin yung mga developments. Thank you, Professor. Good morning po. Linggo-linggo eh. Sobrang ingay, ano? Sige, mag-